Okay, dito pa rin tayo sa May Iloilo Maritime Museum. Kakatapos na natin kumain ng kambal inasal. So, ibig sabihin po ng kambal inasal, literal po siya na kambal, no? Like, dalawang pirasong barbecue na pitcho in paa, tapos dalawang rice. Tapos dito naman sa harap ay meron silang Jollibee, tapos Rizal Street Social Security System. So, ito na yung pinaka sentro, no? Ng ano, ng Iloilo City. Ito na yung pinaka city proper, old street, no? Na kung saan makikita ang mga gusaling napakaganda, mga luma. Mga, na ano, meron pala sa loob. Punta pala natin dito, kumain, di ba? Tapos meron itong, may mga lumalabas, pasok, na para mga empleyado. Tingnan nga natin, para meron. Ah, so ito siya, oh. Old na siya, building, no? Di pa siya sina, ano, sarado na siya, wala nang ano, yung tinakpan, oh, bawal ang daanan. Galing. Tapos ito may mga opisina, yan, Regent Arcade. Ito tayo kumain kanina ng kambal inasal. Ngayon, maglalakad tayo dito sa ano, sa May JM Street papuntang Calle Real. Madadaanan natin yung ano, yung mga old establishments, mga old buildings nila. Sa itong lugar na to, may pagkakahawig, no? Similar siya sa Colon Street. Pinagkaiba nga lang sa Colon Street is masyadong mas mailaw, mas makulay, mas colorful, no? Mas vibrant ang kailangan kalye, no? Tapos ito yung one of the oldest street sa Pilipinas, Guangco. Ay, ano ba ito? Guangco Street. May nakalagaw Guangco Street. Basta, ano to? Si Basco. Basco. J.M. Basco. Tapos dun sa Colon Street, mas maraming tao. Siyempre, mas congested ang ano, di ba? Cebu. Kumpara kay Iloilo. Cebu City and Iloilo City. Gonzaga. Building. Ngayon pala ay araw ng Sabado, November 18. Tapos may balita, no, sa JM News TV na umuulan sa kalakhang parte ng Pilipinas ngayon. Kaya yeah, mag-ingat doon lahat. So sa Davao, may mga kaibigan tayo doon na mga nag-a-update na sila na umuulan na naman. Kaya mag-ingat sa ulan. Grabe ang Davao, no? Parang sunod-sunod yung dilubyo na naganap. Una ay ulan na may nakapagdudulot ng matinding pagbaha. Tapos lindol naman itong huli. Although isa lang yung ano, naita lang pinsala, ay ibig sabihin na property damage, no? Yun dun sa may Cebu Landmaster na the Paragon Davao. Na nasira yung ano, crane, bumigay, no? Yung tower crane. Dito tayo na area dadaan kasi mas makikita natin to dito na side, mas old, no? Galing. Ito yung ano, old western style, old Spanish era ng mga gusali. Tingnan natin yung mga nagko-komento sa ating mga vlog para meron tayong ano, ma-topic, no, mapag-usapan. Anong gusali sana to dito? Hindi makita yung ano, nakasulat kasi gabi na. Sige, ito na tayo sa paglalakad. Iloilo Branch. Ano nga ito? JM Basa pa rin. JM Basa Street, Iloilo City. City Proper District. Iniwan kang nag-isa. At ako'y kumain ng ano, hindi kasi ako mahilig mag soft drinks.
Kasi siyempre asukal yan, no? Baka magkaroon tayo ng type 2 diabetes, di ba? Yun yung pinakamadalas na masakit ngayon sa mga na sugar, causes of sweets and sugars, di ba? Delikado siya sa diabetes. So kumbaga, kung magkakaroon ako ng diabetes dahil lang sa kape, kasi ang lakas po maglagay ng asukal sa tawag neto, kape. Kaya okay na sa akin yung asukal, tamis galing sa asukal ng kape. Wag lang sa ano na, wag na sa mga ice cream, wag na sa mga cakes and soft drinks. So, pero ngayon, napa-order ako ng soft drinks dun sa kinain kong ano, kambal inasal dahil ako'y na-amaze ako sa buti ng ano, ng Coca-Cola. Parang luma pa din. Parang Coca-Cola siya nung mga dekada 90. Yung kanyang ano, yung kanyang forma, ano, yung design ng ano, ng kanyang botilya ng 355 ml. Okay, so punta tayo sa ating YouTube channel. Tapos panoorin natin yung mga komento ng ating mga kagalang mga Ilonggo, mga taga Iloilo. So may mga nagko-comment kasi dito. Wait lang. Okay, shout out kay MCC. Ito si MCC, di ko alam kung siya ay taga Bacolod o taga Iloilo. Pero ang sabi niya kasi, a mere fact that twin dropping by Bacolod City from Iloilo City is only 1 hour to 2 because of the closeness of both HUC. Great cities, culturally, the same bloodlines, but different lifestyle. Development-wise, they are separated, but that's why to its own progress for tomorrow, we'll always clap with round of applause to see both cities progress exponentially. Check it out. Yun. Tapos, sabi naman ni... Sabi naman ni Namits, yan o, Namits 4627. Parang walang traffic sa Iloilo, Lods. Tapos sabi niya, tikman mo na ang lapas batchoy nila, Lods. Tapos sabi ko naman, at sabi naman niya na, ayo, wait lang ha, ano ba yung sabi niya? Ayan, sabi niya, buti ka pa, nakapunta ka na sa origin namin, Mindanao, Ilonggo kasi ako. Makakarinyo din ako, sunod ng pagka-Ilonggo ko. Nasabi ko naman, ako naman din sabi ko, yun lagi ang naririnig ko sa mga kapitbahay ng mga Ilonggo sa Davao. Pag napunta silang Iloilo, tinatanong namin saan ang punta. Sabay-sabing, papunta kaming Iloilo para mag-renew ng tikal. Yung mga ganun, no? Pero wala din naman, wala namang tikal dito. Ewan ko lang kung paano ba, no? ano ba talaga ibig sabihin ng tikal? Alam ko yung tikal. Tikal is yabang, hambog. Pero di ko alam kung paano, no? Paano ko masasabi na tikalod ang Ilonggo mayabang? Kasi, ito ay example, ha? Diba, tikal, nung bago pa ako napuntang Iloilo, syempre, diba, maraming mga nasasabi na mga Ilonggo, tikalon, mga ganun, no? So, diba, ang tikalon is mayabang or, liar or mayabang or mahilig gumawa ng kwento, parang ganun, no? Yung parang nagsasabi ba ng hindi totoo, parang ganun, di ba? Yung piso ginagawang 3 piso, parang ganun, pinapasobrahan. So ngayon, so okay na ako doon. Siyempre ayoko din man talaga rin manghusga, ayoko din talaga maniwala sa mga sabi-sabi lamang. I have to see it for myself talaga, no? Kailangan ko ma-experience din talaga yun. Ngayon, siyempre pumunta na ako dito. So Nag-observe, no? Tapos panay talaga, consistent masyadong mga Ilonggo. Pag sinabi ko, anong magandang lugar, napuntahan nito pa sa Iloilo, punta ka doon, punta ka dito, punta ka dyan, ito yung puntahan mo. Lahat yun ang sinasabi ng karamihan. Halos lahat talaga, oo. Kung may mga hindi man nila, may mga hindi nakapagbanggit ng isang lugar, siguro nakalimutan, nakaligtan, or hindi niya pamilyar. So yun, no? So in short say, so kung tikalon, hindi sana disappointed ako sa lugar, oh. Hindi sana hindi ako mapapawaw sa mga gantong lugar, di ba? Nung sinabi nila na ano, sinabi nung babae ni Nikki kanina, shot ay kay Nikki sa jeep, katabi ko, sabi niya, Iloilo City is the place where the old and new meets. O, di ba? Oh, sabi ko, agree, o nga, no, totoo. So, alin ang tikal doon para sa akin? Paano naging tikal, di ba? Oh, ang ganda daw ng Mandurriao. Oh, yun ang sabi nung una, nung hindi pa nakapunta. Oh, pagpunta ko, sobrang ganda yun. Ito na. Sasabihin ko na sa inyo, bago pa ako pumunta ng Iloilo, meron ako idea kung gano'ng kaganda ang Iloilo. Kasi dahil nga sa sobrang daming mga nagkukomento na mga Ilonggo, and at the same time, mga hindi man Ilonggo, pero nakapunta ang Iloilo na gano'ng talaga kaganda ang Iloilo. Malinis, maganda, very amazing, organized. Ano ha ba? Diba?
peaceful. Basta hayay. Hmm. So yun, yun ang ideya ko. Yun ang talagang bitbit ko na ano, na mga kaalaman, no? Hmm. Ngayon, pagpunta ko dito, alam niyo ba ang nangyari? Ayun. Mas ano, mas maganda pa kaysa mga kung paano nila sinabi kung gano'ng kaganda, mas sobrang ganda pa pala talaga siya sa personal. O, di ba? So, ibig sabihin, hindi sila tikalon. Di ba? Ibig sabihin, hindi tikalon ng ano, mga Ilonggo. Di ba? Nagsasabi lang sila na totoo. In fact, hindi pa nga talaga ano eh. Oh, napaka understatement pa nga eh, nung sinabi nila maganda ang Iloilo. Oh, hindi na sinabi na gano'n pala talaga kaganda. Na as in, kahit pa napunta na ako ng Cebu, napunta na ako ng Davao, ng Baguio, ng Manila, ng Tagaytay, nakapunta na ako ng Albay, napunta na ako ng Leyte, di ba? Samar, napunta na ako ng Cotabato, Marawi, Iligan, CDO, Butuan, at kung saan-saan, marami-rami na rin napupuntahang mga magagandang lugar, but still, nung napunta ako dito, wow na wow pa din ako. Oo. Oh. Alam niyo yun? Nakuha mo yung point ko? Grabe yung ganda ng Iloilo. Like, yung mga sinasabi ng mga Ilonggo na maganda ang Iloilo. So, ang tawag ko rin sa understatement lang. Di ba understatement yung ano, kumbaga parang hindi talaga nila na-justify yung ganda ng Iloilo sa pagkasabi. Kumbaga parang hindi gano'n, no? Sabihin niyo pa na super ganda. Pero ibig sabihin, ayaw na lang maging ano, magmukhang mayabang. Ayaw na lang magtunog na mayabang or masyadong hambog. Di ba? Alam niyo ano, alam niyo sa comment section diyan sa mga vlog ko talaga noon pa. Ang dami kasi mga vlogger, I mean, ang dami rin kasi mga nanonood sa atin sa aking channel. Sa inyo, kasabayan niyo diyan, kasamahan niyo, no. Tayo maya, marami tayo dito, no. Meron tayo nga 9,000 almost 9,100, no. Na nakasubaybay sa ating ano, vlog. So, all throughout Philippines, meron tayong mga follower from different regions of the Philippines, no, different tribes. May Tagalog, Bisaya, Ilonggo o Ilocano. Masama man ang Pilipino, nani-nani natin to. So yun, bali. Excuse me, sorry. Basog lang. So ngayon, itong mga ilo, mga taga-Iloilo, kumbaga parang, ano lang sila ba? Parang patiently waiting lang sila na makapunta ako dito sa Iloilo. Tapos syempre, maganda ang CDO, maganda ang Butuan, maganda ang Davao. Diba? Nag-Manila, nag-Cebu, nag-Bohol, nag-Lapu-Lapu, saan pa ba? Nag-Norte, nag-Angeles, diba? Nag-Baguio, tapos nag-Mindanao ulit, nag-Davao Region, nag-Agusan, nag-Cotabato ulit, nag-Jensan, nag-Bukidnon, nag-Iligan, nag-Marawi, nag-Lanao, yung mga ganong lugar, diba? So itong mga Ilonggo, mga nagsasabi na Lods, or sir, Iloilo naman. Yung mga ganon lugar ba? So, kumbaga parang andon yung gigil nila. Andon yung, parang gigil sila. Pero ano lang ba, controlled pa rin yung gigil nila. Like, parang, na alam, kumbaga ganon sila ka-confident. Pero hindi nila sinabi, no, na basta punta ka na Iloilo, puntahan mo lang. Parang ganon, subukan mo lang, hindi ka masisisi. Parang ganon ba yung ano, yung ganon yung setup, no? Ganon yung datingan. So yun, nakakatawa. Sabi ko, sa isip ko naman nun, gusto ko i-surprise. Surprise talaga yun, no? diba, bakit may idea ba kayo mga taga-Iloilo? May idea ba kayo dyan na ako'y pupunta ng Iloilo? Diba, ang sabi ko lang, aalis ako ng 11 days sa Davao at magma-Manila. Diba, magpupunta ako ng Manila tapos, basta, somewhere. Pupunta ako somewhere. Yun, nasa ano ko na yun, October pa lang, nakapag-book na ako ng ticket. Para mapuntahan ko tong Iloilo and Bacolod. Although wala pa akong narinig na may nagsabi mga taga Bacolod na punta ka ng Bacolod, pero ang dami mga taga Iloilo na sabi na Iloilo naman, oo, baka naman Iloilo naman, punta ka naman ng Iloilo, which is totoo talaga, oo, na kumbaga para sabi ko, sige lang, kasi wish ko rin naman talaga yun, tapos yung parang kumbaga mas napadali yung punta ko dito, kasi dapat pwedeng next year pa sana, pero parang sabi ko parang napapanahon na talaga siguro na puntahan ko tong Iloilo City, kasi ano eh, parang ramdam ko yung ano nila, yung parang eto dito yung warmth of invitation nila, alam mo yon, yung hindi nila kailangan papuntahin dito para ma-justify yung kanilang sinasabi or para meron silang mapatunayan, ganun, di ba? Kasi so far wala naman akong sinasabing hindi maganda sa Iloilo. Basta wala akong sinabing, wala akong komento about Iloilo, no, anything about Iloilo, wala. Kumbaga meron mga konting information, mga idea na sabi ko, mga marami akong mga kapitbahay, mga kakilala sa Mindanao, sa Davao na mga Ilonggo na ang kanila talagang mga descendants is coming from Iloilo. Yun, and Dad Negros. O, yun na sinasabi ko lang. Pero about sa Iloilo City,
wala, hindi ko pwede mag-share na maganda ang Iloilo at saka hindi. Kasi di, wala akong karapatan, di ba? Wala ako sa tamang posisyon. Wala akong karapatan na magsabi kung na maganda ang Iloilo. At wala, lalong wala akong karapatan magsabi hindi maganda ang Iloilo. At lalong wala akong karapatan magsabi na ang mga Ilonggo ay mga Tikalon. Oo. Kasi hindi ko sa ma-prove. Oh, ngayon eh, kung nung pagdating ko dito, impangit pa lang Iloilo. Hindi pala ganun, maganda lang pala siya, pero hindi siya medyo core lang, 'di ba? Medyo core, hindi siya special, hindi talaga siya ganun kaganda ang Iloilo. Edi sana. Eh, masasabi ko, Tikalo 'tong mga Ilonggo, masyadong uwi, over, mga ganun, 'di ba? Masyadong I love my own itong mga Ilonggo. Hindi naman pala totoo na magandang lugar. Tama lang naman pala, medyo core, maganda lang, pero hindi ganun kaganda na as in talagang mapapa wow, ganun, 'di ba? Oh, ayun. So pagpunta ko dito, talagang na-prove ko na maganda nga talaga ang Iloilo. So walang halong biro, walang nagbabayad sa akin, hindi ako bayad. Hindi ito sponsored. Oo. Kung meron man akong pasalamat, may nag-sponsor sa akin. Hindi ko nabanggitin yung binigay. Maraming salamat kay Ma'am ano ha. Kay Ma'am Nits and Sir Ismail, no, sa inyong binigay na pabaon para pang snacks. So, yun sila ay mga taga Davao naman. Si Ma'am Nits pala ay galing sa ano, no, parang Aklan yata. Saan ba yung Aklan? Minsan nga, pag-aralan ko nga yung Aklan na yan, mga Aklan, mga Rojas, Capiz. So, from Aklan yata, if I'm not mistaken, itong si Ma'am Nits. Tapos, nakapagpangasawa siya ng isang Davaoino na si Sir Jose na ngayon, si Sir Ismail. Ando na sila ngayon sa US nakatira. So, maraming salamat. So, ngayon, hindi ko sinabi, wala nakakaalam, no, na ako'y mag-iilo-ilo in Bacolod. Kasi ang ganda talaga ng mga preview, ang ganda ng mga feedbacks, ang ganda talaga ng mga sabi, lahat ng mga kakilala ko na nakapuntang Iloilo, talagang maganda ang sabi nila tungkol sa Iloilo. Hindi yun sila mga vlogger, ha? Oh. Wala silang ano, hindi rin sila Ilonggo, oh, lalo na. So, wala silang, walang rason, wala may kuhang rason para sabi, para purihin nila ang, ano, ang Iloilo, para nila i-praise or i-appreciate, di ba? Oh. Wala naman silang, ano, wala naman silang ma-benefits nun. Talagang, ano na sila, tunay lang talaga na maganda ang Iloilo, kaya yun. Kumbaga, give credits and credits sa Diyo. Tapos ngayon, lalakad tayo dito sa unahan. So, si magaganda naman. Everybody is unique. Every place, every city has its own, have its own expertise and assets, no? Na maipag-malaki. Yun, maipag-malaki, ma-recommend, ma-flex. Diba? Sa isla pa lang, sa forma pa lang ng ano ng ating island, 'di ba? Island formation pa lang magkaiba na. Oh. Sa Iloilo is a heart formation, parang human heart form. Oh. Si Cebu pahaba, tapos si Lapu-Lapu manipis na maliit lang. Manipis pa lang, thin. Ang kanyang ano, thin texture na parang thin island. But beautiful place of Mactan Island. 'Di ba? So, ano ba? Davao. Oh, pinakamalayong lugar sa Pilipinas, pero maganda din, 'di ba? City of Manila, very chaotic and a very crowded area, pero masasabi mong maganda pa din, 'di ba? Kasi may mga ano nga, siya lahat ng mga lugar may mga kanya-kanyang storya. So, ang Iloilo City, so ngayon ito na. Here I come. Very Manila. Na 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 Amigo Mall Shopping Center. Ang Amigo, alam ko yan yung sabon, di ba? Sabon na Amigo. So yun, maganda. Oh, ito na yun, no? Socorro Drag Marlos. Oh. Ano yan? Shilo. Oh, lumang gusali yan, no? 1923 NFE La Paz Barrio Obrero. So may nakalagay City of Iloilo para siyang ano, triangle. Light of Glory ang recommended na taxi sa Iloilo City. Ayan, salamat. Diba? Tapos ang Lanzones na pinakamasarap ay galing sa Camiguin. At ang mangga naman na pinakamasarap ay galing sa Gimaras. Pero syempre, lalaban din sa pasarapan ng mangga, ang Davao, mangga Davao at saka mangga Cebu. So, pwede nga maglalaban-laban niya sa pinakamasarap yung tatlo na yon.
Diba, ito na yun. Yung pinaka downtown area, pinaka proper, sabi ni Nikki. Shout out kay Ma'am Nikki. Kasi katabi natin kanina sa ano, sa jeep. So yun lang, no? So Iloilo City, talagang ano, nafe-feel ko talaga yung hindi talaga maya, hindi maya, hindi Tikalon ang Iloilo kasi ay mga Ilonggo. Kasi kung Tikalon sila, hindi sana itong ganda na sinasabi nila, eh sana hindi ko masabi din na maganda. Ibig ko sabihin, dapat ano lang, tama lang. Eh, hindi naman maganda tayo Iloilo, tama lang, di ba? Not unless kung ako'y bitter, di ba? Na hindi ko talaga matanggap na maganda ang Iloilo, di ba? Oh, na gusto ko, Davao na talaga maganda. Gusto ko Cebu lang talaga maganda. Gusto ko Cagayan de Oro lang maganda. Gusto ko Baguio lang talaga maganda. Or Angeles, or Manila, or Tagaytay, parang ganun, di ba? No, kaso nga lang, wala eh. Tanggapin natin na ano, kumbaga i-appreciate natin. Oh, hindi pala tanggapin, no? Kasi pag tanggapin, parang napipilitan, ano? So, ano natin, i-appreciate natin, no? Oh, marunong tayo, ano? Be grateful and be appreciative. Parang ganun lang na, pag maganda, maganda talaga yan. Walang halong biro. Yan, no? Marlo's Restaurant. Sa Horo, 1947, 75 years. So, pag maganda, maganda talaga, no? Walang halong biro, wala, hindi tayo bayad. Para magsabi ng ating opinion at kuro-kuro. O nga pala, meron tayo nakita nitong ano, Chinese Friendship Arc. O, tingnan natin to. Ito para yan, no? Kung ito yung parang Colon Street ng Colon Street, Escolta, Manila. Basa Street Corner. Daming crossing pala dito. Lang, ha? Tingnan natin. Ba't ang daming crossing dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang dami yan. Okay. So ito yung ano, parang ito, mayroon tayo nito sa Davao. Parang sa Ramon Magsaysay Avenue. Pero hindi siya Ramon Magsaysay Avenue kasi coastal na yun eh. So doon tayo sa ano na lang. Para siyang sa May Santa Ana. Ramon Magsaysay Avenue, corner Jacinto, corner si Imrecto, corner JP Laurel, corner Acacia, corner Ponciano. Yun. Galing. Hahanap tayo ng ano ng tao mga kaosa para naalam yung ano, yung lugar, yung kalye. Hello, Koy. Pamilyar mo tong mga kalye dito, Koy? No. Anong kalye to dito? Yung Snart. Snart. Yung Snart to, subtudugtong niya. Snart. Ah, Snart. Tapos Snart extension. Ito, main yan. Ito yung main. Ah, ito yung Snart talaga, main. Yan dalawa. Okay. Tapos ito na sa dito. Para saan yan? Oh, dito. Aduana yata ito. Anong kalye? Aduana Street. Aguana Street. Aduana. Arroyo. Arroyo Street. Ah, Arroyo Street. Snart Street. Ito. Tawa ano? Zimba. Tapos ito naman siya, JM Basa. Tapos ito dito. Lidisma. Lidisma, o, oh, diba? So, salamat kuya. So, para din sa atin ito, no, na meron tayong Ramon Magsaysay Avenue, corner Pichon, corner si Imrecto, corner Acacia, corner Jacinto, and corner JP Laurel. So, sa isang ano, sa isang roundabout, meron tayong anim na kalye. So, dito naman ay isa, dalawa, tatlo, apat, isa, dalawa, tatlo. Apat, lima, no? So, meron siyang lima. Kaso nga lang, apat lang yung pangalan ng kalye kasi ito siya si Snart Street. Tapos, napunta dito sa may, yan, Chinatown. Filipino, Chinese, Friendship Arc. Snart. Snart. Tapos ito siya ay Lidisma. Arroyo. J.M. Basa. Snart ulit. Lamat, Koy. Ayun, oh. Tapos yun, itap. So, di ko alam kung ano meron dyan, pero parang din ako siguro maglilidisma. No? Parang dito na ako sa Snart ulit. Lalakarin natin to dito. So, parang Colon dito siguro, no? Basta Colon. Hindi siguro. I mean, ano, parang yun na nga. Hawig siya sa Colon Street in the corner Jacinto, corner si Imrecto, sa may ano, doon sa may yung ano natin, yung pinakamataas na suga, gusali sa Davao na Vivaldi Residences, no, na anim na kalye ang mga nakapaligid. Okay, so lakad tayo dito. Para ito pa na yung na-experience ko dito sa Iloilo na ano, ah, na medyo crowded, no, siksikan so far, pero malinis. So mayroon pa si Kuyang Bintang mga gapi kanan. Jollibee. Chinatown, no? So Chinatown talaga siya, literal. So sa ano naman, Chinatown din naman ang area. Di ba Chinese? Mga Chinese din ang ano. Andun sa may Colon Street.
ganun lang, no? Basta ako, sa totoo lang, kung mapagkirito sa ano, sa ika 24 minutes talaga ng vlog na to, ako ay nagtatagalog dahil nga sa yun yung ano, Siyong College of Iloilo, Chinese, no? So ako ay nagtatagalog kasi for the benefits of everybody. Oo, hindi man lahat nakakapagsalita ng Tagalog, pero maaari nakaintindi naman, di ba? Tapos, yun, kasi ang gusto ko, ayoko talaga, ano, dapat, ang challenge ko talaga dapat ay gala Pilipinas, pero, di ba kasi hindi lang ako gala sa Davao, hindi lang gala sa Cebu or sa Manila, kundi ibang Pilipinas, gagalain ko talaga, kasi mahal kong Pilipinas eh. Kumbaga, I love my country. Yun, doon ko may papakita kung gaano ako kapatriotic Filipino citizen. So, ganun ko kamahal ang ano, ang Pilipinas. Kaya, yan, pinopromote ko yan. Kahit pa napakaliit ng aking platform, hindi siya ganun kasikat. Oh, napakakunti ng following, pero okay lang, no? At least, di ba? A little in everything, sabi nga nila. Tapos, it takes only one person na maniwala sa iyo. Di ba? And that there is history. Or everything will follow. Parang, yun na yun, no? Hindi mo na kailangan ng million para lang makapag-start ka, 'di ba? Mag-share ng iyong ano, pagmamahal sa iyong bansa. So, syempre, Filipino tayo, so Cebu, Iloilo, Leyte, Samar, Davao, Mindanao, Luzon, lahat 'yan ay lugar natin 'yan, no? So, something to be proud of pa rin. No? So, ano man ang mga meron sa mga lugar na 'yan ay maipagmamalaki pa rin natin kasi atin pa rin 'yang mga kababayan. Pero syempre, di ko naman pwedeng diktahan din kayo o invalidate, no? O just in case, meron kayong mga tinatawag na mga cultural differences. For example, galit kayo sa Davao. Did you type ang Davao? Walang magagawa doon. Kasi, ano yan eh, prerogative nyo yun eh. Di ba? Halito nga tayo sa bansang napakamalaya. Di ba? Nasa democracy, democratic country ho tayo na lahat ay pwede gawin. As long as hindi lang talaga tayo lumalabag sa batas. Ano ho? Ng ating bansa. So yun, you can hit all you want, no, sa mga lugar, sa mga syudad-syudad, city against city, walang magagawa doon kung yun yung mga trip niyo sa buhay. Pero ako, I love to share things, no. Gusto ko i-share sa inyo kung gano'ng haganda ang Cebu. Gusto ko i-share sa inyo gano'ng haganda ang Iloilo, Negros, Davao, Agusan, Bukidnon, Lanao, Cotabato, Sun, Zamboanga. I-share natin yan, no, kung gano'ng haganda ang Zamboanga, mga Misamis. Mga Misamis, Osamis, so ano pa mga Mismis yan. Tapos, yun na nga. Ano habang hindi natin napuntahan? Yung mga Mindoro, yung mga Mimaropa. Mimaropa, nakapag-explore ako sa Palawan. Pero yung Mindoro, Marindoke, and Romblon, hindi pa. So, ano yan? Nasa salistahan natin yan. Tapos, yung sa Luzon naman, ang napuntahan na natin is Central Luzon, Calabar Zone, NCR, Bicol Region, tapos, sa norte ay ang Cordillera Region. Tapos, yun, Central Luzon pa rin naman ang ano, diba? Ang Pampanga tsaka Tarlac. So, yun lang. Gusto ko i-share. So, ibig sabihin, meron pa akong tutuklasin or i-explore na Pangasinan, La Union. Meron pa ako i-explore na Ilocos Region. Diba? Incog, Tuguegarao, Cagayan Valley. Diba? Tsaka doon sa may ano, Batanes, sa mga area na yon. Yun lang ano, yun lang ang gusto kong gawin, no? Ma-explore yung mga ganong lugar. No? Sayang nga lang is yung mga nauna kong mga na-explore, eh, wala akong footages, no? Wala akong maipapakita ng ano, larawan, picture, no? Na hindi man kailangan to prove, but reference ba? Di ba? Pag sinabi kong maganda ang Masbate, kasi ang sarap ng kailangan mga buriring, di ba? Ang buriring, nakakalason yan. Hindi yan talaga dapat kainin. Pero sa Masbate, ginagawang tuyo yan. Napakasarap partner sa, tawag na ito, saging. Oo, nilagang saging. So, yun, no? So, hirap din kasi na puro lang salita. Kumbaga, parang ano na ba? Parang, through imagination lang ang ipapakita ko sa inyo. Di ba? Parang imaginary lang, di ba? O, ganito kaganda ang ano, Masbate, parang yun. So, kayo din, mag-iisip din kayo, no? Although nakakahubog ng talas ng pag-iisip yun, ng utak. Pero iba talaga yung may video, di ba? Na parang roll air, roll air, kung tawagin ba? Haba ko yung nagsasalita, meron din ang nagraran na video na footage na yun na nga, napuntahan ko yung lugar, ganun kaganda. Sige lang, nilakad natin, no? Malapit lang naman pala ang GM Basa
Street hanggang dito sa may Isnart Street. So itong Isnart Street, ito yung tinatawag na Calle Real, di ba? Ngayon, lalakarin pa natin to diretso hanggang dun sa may Kapitolyo. Sige, wag na magbangga. Ano, kailan yan? Tapos, diretso tayo dito. May kanya dito nakalagay. Ano to? Ah, Delgado. So, baka dito na yung ano, SM. Sige, tatanungan natin kung asan yung SM area. Yung old SM. May nag-comment na, no? Si Carlito ba yun? Shopwise. Pero, yung nagsabi dyan na SM Delgado ang pinakauna, na ito na yung SM. Ikaw, nagpa-vlog ka? Ayun, ang may sabi pala ay si Earl Pola, Earl Paul Amamanglon 7001, yan o. Yan. Dahab there, bakit there? Ayan. Sasabi ni ano, ni Earl Paul Amamanglon, sorry if napronounce ko ng mali ang ano, no? Sorry po, hindi ko intention. So, SM Delgado is a department store owned by SM Land Incorporated and operated by Metro Manila Shopping. Ano to? Sige, basahin natin. Kasi parang meron akong nakita ng SM doon, no, sa unahan. Eh, habang naglalakad tayo dito, basahin natin itong sinabi ni Didigat. Ni ano, ni Earl Pula Mamanglon 7001. Laka, ang sabi niya ay, okay, shiki-shiki. Ang sabi niya is, SM Delgado is a department store owned by SM Land Incorporated and operated by Metro Manila Shopping ni Mika Corporation, the same arm of the SM Group that operate the branches at SM Manila, SM City Manila, and SM City Santa Rosa. It is the oldest SM store in the Philippines outside Manila. It is located within Iloilo City's Commercial District along Delgado and Valeria Streets. It is the first SM store built by Henry C. Senior and the first branch opened outside Metro Manila. SM Supermarket was conceptualized and opened its store at SM El Delgado in 1985. So sobrang tagal pala. Kasi di ba nag-open si tawag na ito, SM Mandurao. Mandurao. Di ba nag-open siya way back 1999? Kasi ito siya is 1985. Ang tagal, no? So, tinanong natin ngayon si ano, si SM, kung siya ba talagang ano, pinaka lumang SM dito sa... Pwede, oh. SM nga, oh. Hindi naman siya SM Hypermart lang, ano? Hindi naman siya SM Save More lang. Yan pala yung sinasabi niya. Pwede. Kasi basahin natin, ha? Basahin natin. Ito, SM City Iloilo is a large shopping mall in the Philippines, owned and operated by SM Prime Holdings. It is the 8th SM Super Mall built by Henry C. Senior. It is located along. It has a lot area of. Okay? Tapos, asa na yung sinabi dito? 1999 siya na opened. History. Design may para. Ayun na, so wag na tayo ano diyan, magdidiskusyonan. So, maraming salamat sa comment ni ano ni Paula Amamalong. So, maraming thank you, no, sa iyong komento na ang pinakaunang SM na dito sa Iloilo City pala ay hindi pala si SM Mandurao, kundi ito pala si SM Delgado, Corner Valeria Street. So, maraming thank you, sir. Or ma'am. So, thank you so much. At ito na nga, bali i-off natin itong ano, ating vlog. Thank you for watching. Dahil sa loob natin gagawin ay papasok kayo sa loob kung gano'n nga ba siya kaganda ang kanyang disenyo na makalumang na estilo. Bye-bye. Tapos sunod niyan sa SM ay punta na tayo ng Molo. Salamat! My heart beats in Iloilo City. Totoo yan!